Hello guys, it's me again, Sailor's Coding Vlogs, and welcome back to my channel! Yay! So, go to this video guys, pag-usapan natin yung uniform protocol para sa mga fully vaccinated at partially vaccinated na OFW at non-OFW o balikbahay na pauwi ng Pilipinas na nasa green list country o wala sa green list country. Bago yan guys, it's been a while din na hindi ako nakapag-video dahil medyo busy ako. So, ngayon medyo nakakuha tayo ng timing medyo so nakapag video tayo ng saglit. So ngayon isi-share ko sa inyo sa impormasyon na aking nakuha sa ITF yung uniform protocol para sa mga fully vaccinated at partially vaccinated na nanggaling sa green list country o wala sa green list country. So ngayon guys, yung bago yan, yung ITF naglabas ng listahan ng mga green list country. So I think kung hindi ako nagkamali is nasa 53 countries yung nasa listahan. So ilalagay ko sa description dito guys yung mga countries na nakasama sa green list countries. Saka meron ding hindi napasama sa green list country. So ngayon pag-usapan natin muna para malinaw yung mga OFW at non-OFW o balikbayan na nanggaling sa green list country. So sagutin natin yung mga tanong nila. So kung ikaw ay galing sa isang green list country, ikaw ay fully vaccinated, masusortin ba yung contract quarantine ko? Kailangan ko pa ba mag RT-PCR test? So yung mga tanong. So ilang bang days ang quarantine ko? 14 days, 10 days, 7 days. So yun yung ating sasagutin ngayon. So ito guys, para malinaw, ulitin ko. Para sa mga non-OFW o OFW o balikbayan na nanggaling sa green list country at fully vaccinated ka, ibig sabihin naka first dose at second dose ka para sa mga 2 doses na vaccine. Katulad example yung Pfizer, AstraZeneca o first yung isang dose lang yung Johnson & Johnson kung hindi ako nagkakamali. So kung ikaw ay fully vaccinated at ikaw ay nanggaling sa green list country, yung quarantine nyo po ay magiging 7 days na lang sa hotel. At saka kailangan pa rin mag-undergo ng RT-PCR test. So kung ikaw ay nanggaling sa green list country, so para malinaw guys, ikaw ay nanggaling sa green list country at ikaw ay fully vaccinated, ibig sabihin first dose, second dose na kompleto mo, 7 days na lang yung quarantine mo. So 7 days ka lang mamalagi sa hotel. At saka on the fifth day of your quarantine, doon ka isa-swab. Doon ka mag-undergo ng RT-PCR test. At kung negative ka sa result mo, siyempre, on the 70 ay ma-discharge ka na, uwi ka na sa inyong bahay. So, diretso ka na sa inyong bahay. So, maging 7 days na lang yung total quarantine days mo. So, para naman sa mga next na pag-usapan natin is para naman sa mga partially vaccinated na nanggaling sa green list country. So, pasensya na. Hindi nyo ito yung kakatuwa dahil para sa mga partially vaccinated lang, kahit sabihin nyo lang, na partially vaccinated na ako, 80% o 50% na akong protektado na hindi na mahawa sa COVID. So no guys, hindi pa rin yan allowed dahil kung ikaw ay partially vaccinated lang, magiging 2 weeks pa rin yung quarantine nyo. Ibig sabihin, 14 days yung quarantine nyo. So 10 days sa hotel at saka after ng 10 days, yung remaining 4 days ay dun sa home quarantine. Pero depende yan sa LGU, sa iyong respective LGU kung ano yung protocol nila, kung dun ka ba sa karilang quarantine facility o dun sa home quarantine lang. Ibig sabihin dito sa 2 weeks quarantine guys is 10 days sa hotel at saka on the 7th day, yun doon ka mag-undergo ng RT-PCR test. Mag-undergo ka pa rin ng RT-PCR test on your 7th day. So, 10 days ka sa hotel pagdating mo ng Pilipinas at saka on the 7th day, bibilang ka on the 7th day, mag-undergo ka ng RT-PCR test. Saka yung remaining, saka maghihintay ka ng 10 days hanggang 10 days sa hotel. Pagka abot mo ng 10 days, discharge ka. Saka yung remaining 4 days, doon mo na kumplituin sa depende na din pala sa LGU mo sa mga nila kung ano yung mga respective
protocol nila, kung sabihin ng LGU mo, doon ka lang sa mag-quarantine ka. So yung 4 days mo na remaining, doon mo kumpletuhin sa yung bahay. Pero kung doon ka ilagay lang sa kanilang quarantine facility, wala tayong magawa, kukumpletuhin mo yun sa kanilang quarantine facility. So yun yung para sa partially vaccinated na OFW, non-OFW at balikbayan. So malinaw na malinaw guys, re-reviewin ko. Para sa mga nasa green list country, kung ikaw ay fully vaccinated at galing ka sa green list country na nilabas ng IATF, yung quarantine mo ay 7 days na lang. So ibig sabihin, 7 days ka sa hotel, pero on the 5th day, bibilang ka ng 5 araw, on the 5th day, mag-antil ko ka ng RT-PCR test, at kung nag-negative ka, maghintay ka ng 7 days, pag 7 days, discharge ka, uwi ka na sa iyong bahay. At para sa mga partially vaccinated lang na nanggaling sa green list, mag-undergo ka pa rin ng 2 weeks quarantine. Ibig sabihin, 10 days sa hotel facility, saka the remaining days, depende sa yung LGU, home quarantine or either there sa kanilang quarantine facility. At saka on the 7th day, doon ka mag-undergo ka rin ng RT-PCR test. At ngayon, pag-usapan natin yung mga fully vaccinated na hindi nasama sa green list country. So pasensya na kung kayo ay fully vaccinated kayo, masabi niyo protektado na ako kasi na baksina na ako. So ganun pa rin, hindi nila ino-honor pag hindi ka nasa green list, kahit fully vaccinated ka, mag-antilo ka pa rin ng 2 weeks quarantine. Ibig sabihin, 10 days sa quarantine facility. At saka on the 7th day, bibilang ka ng 7 days, mag-undergo ka ng RT-PCR test. Saka the remaining 4 days, ikukumpletuhin mo, depende sa yung LGU protocol, either sa home quarantine or sa kanilang facility. At saka on the 7th day, siyempre, mag-undergo ka ng RT-PCR test. At, same thing sa partially vaccinated, 2 weeks quarantine pa rin, facility-based. Saka on the 7th day, RT-PCR test, saka remaining 4 days, doon na sa inyong LGU. Either home quarantine or their LGU quarantine facility. So, yun lang guys, para hindi magulo, yung nasa green list, ibig sabihin, less lang yung kaso. So, less lang yung kaso ng COVID. At para sa mga hindi nasama sa green list na listahan, ibig sabihin, high risk. So, mataas yung kaso ng COVID. So, yun lang guys. So, sana malinaw yung pagpaliwanag ko. Ito ay galing yung information na ibinigay ko sa nene, i-share ko sa inyo galing sa IATF. So, sana sa description ko guys, ilagay ko yung mga nasa listahan ng green list country para hindi kayo maguluhan kung yung country kung saan kayo naka-base kasama ba sa green list o hindi. So, kung nagustuhan mo itong mga video na to guys, nagustuhan mo yung mga ganito mga video, huwag mong kalimutan, inanyahan ko kayong lahat kung napanood nyo to. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Lord's Unit Vlogs. At huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga video. So hanggang sa muli guys, sana huwag kayong magsasawang suporta. Mag-suporta sa akin, huwag nyo i-skip yung ads guys para kahit paano kikita tayo ng unti-unti. So yun lang guys, hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood. Bye!